Oh my God! Wow! It's not enough. Oh, hello! Hello. Welcome to his vlog! Isang magandang umaga, magandang araw po sa ating lahat mga kaibigan, lalong-lalo na po yung mga kababayan natin na nasa labas ng bansa po, no? Yung mga OFW natin mga kaibigan. Ang tatalakayin natin ngayon mga kaibigan ay patungkol doon sa paano magninegosyo. Yung mga basic lang ho na hindi pang mayaman, hindi pang palakihan ng ano ho natin mga kaibigan, yung puhunan, no? Kasi ang nakasanayan po ng Pilipino ay sa ating mga Pinoy ay hindi ho tayo mag-i-involve ng negosyo sapagkat wala po tayo yung puhunan. Hindi po yung totoo mga kaibigan, sapagkat ang pagninegosyo po ay hindi po kailangan ng malaking puhunan. Kailangan ho natin lang kahit kakaunting puhunan at papalakihin natin. Ano po yung ibig sabihin mga kaibigan? Minsan ho, tayo po ay umatin ng iba't ibang uri ng seminar involving a seminar about the business. Oh my God! Wow! At kung paano tayo humawak ng mga iba't ibang uri ng negosyo mga kaibigan. Kasi po dyan po nakasalalay ang ating tinatawag na pag-uunlad ng ating buhay mga kaibigan, sapagkat yan po ang kailanganin ng ekonomiya. Kailangan po tayo mag-invest, kailangan po tayo mag-savings at iba pa mga kaibigan. Sapagkat kalimitan no, yung ating mga kinaiya sa Pinoy, yung mga attitude po natin. Like for example, pag ikaw po ay pumunta sa palengke kasi yung negosyo mo ay like for example, kainan. Nangungumpra ka doon sa palengke. Like for example, nasa 2,000 yung kumprada mo. Then, kumita ka ng 3,500 or kumita ka ng 3,000. Nagsiselebrate na ho yun ang iba, di ba? So, mali ho yun. Kasi hindi mo alam, malaki pa ang risiko or binaba. Kasi, bumili ka ng isang kilong isda, pag niluto mo yan, hindi na yan isang kilo, di ba? Lumiliit yan. Kaya mga kaibigan, huwag tayo ganun. Like for example, ngayon, marami na ho tayong matutunan kung tiyaga lang ho tayo, no? Hindi katulad noon na katulad ko ay pumunta pa ako sa mga iba't ibang lugar para mag-seminar regarding sa para po ay makagin ako ng mga knowledge. So mga kaibigan, ngayon ho ay nilecture na ho mismo nasa online na po, no? Hindi na po tayo tinatawag nito mahihirapan pa na maghanap. We have initial knowledge about business through research. If we have load, no? May load po tayo sa ating internet, may load po tayo sa ating cellphone using data. Then search about ano, mga kaibigan. Do not search about sino yung mga ano mga kaibigan, yung tinatawag mo natin nito, magaganda, mga gwapo. Hindi po yon. Ang ating pag-iisipan ng maigi, paano ko tayo makaput up ng negosyo. Lalong-lalo na ay dumadami na ho yung pangangailangan ng tao ngayon, sapagkat nasa progressive na ano na po tayo, generation. At nasa gadget generation na po tayo. So kailangan na po tayo na magkakaroon po ng hindi naman na ganun ka ano ang ano po natin, pero kailangan po tayo na may matutunan po. Katulad na lang, pag may maraming babayarin,
mga bayarin ng kuryente, mga taxes, ganon. Kung maaari, mga kaibigan, na i-advance mo yan. Para, kasi po ang mga tao po, mga kaibigan, mind you ha, kasi po ang tao, hindi po nila kinakalculate yung stress. Like for example, nag-advance ka ng bayarin ng ano mo, renta. So, instead nga, may stress ka kasi darating na yung panahon, pag may pera ka, huwag mong gagamitin doon sa iba. Kailangan kung magkakapira ako ngayon, mag-advance ako ng for 1 month or 2 months. O, di, within that 2 months, less stress ka, no? Wala kang stress. Kasi wala kang hinahabol na oras at saka yung pera. Kasi kalimitan ho sa atin mga kaibigan, doon na magbabayad pag malapit ng due date or due date na mo mismo, di ba? So hindi po ganun mga kaibigan, no. Kailangan ho tayo na mag-isip ng maigi kung paano ho natin gagawin. At the same time mga kaibigan, pag hindi ka po marunong magmahal ng calculator, wag na lang kayo mag-business. Hindi na lang tayo mag-put up ng business. Kasi nasa calculator ho lahat mga kaibigan. Ahalikan mo yun bawat araw yung calculator mo. Nasa calculator po. We are dealing the numbers on this earth. Lahat tayo po dito sa buong mundo ay nakabatay doon sa mga numero. Hindi po tayo nakabatay doon sa iba't ibang uri ng ano mga kaibigan. Tayo po ay nakabatay doon sa numero. Numero ng buhay, numero ng pag-uunlad ng ating buhay, numero kung paano tayo magninegosyo. Kailangan po tayo ng calculator, kailangan po tayo ng calculation. Kaya, kailangan love the calculator. Kasi kalimitan ho sa atin, ginagamit na lang ho natin yung ano po natin mga kaibigan. May darating pa. Huwag tayo ganun na mag-isip mga kaibigan. Sapagkat, ang buhay po dito sa mundo ay temporary lang po. Habang tayo po'y nabubuhay, paano tayo umaahon doon sa kahirapan na pinag-ano ho natin mga kaibigan? Kasi po ang lahat ng taong nagsusumikap, minsan yung iba ay inaantay lang, ay gagawa ng kalukuhan doon sa kapwa, hindi po yung tama. Mamumuhay lang po tayo ng patas at the same time sang-ayon sa batas, no? Mamumuhay lang tayo ng equal at ito po ay naiayon sa batas or dili supak sa balaod. Balaod sa Ginoo o balaod sa yuta. Meaning, kining ato ang existing laws sa ato ang country. So, yan lang o mga kaibigan. Kailangan po tayo magnegosyo kahit kunti lang po, no? Kasi, ang kalimitan ho sa atin ay, ano ho mga kaibigan, sumasakit yung ano ko dito sa likod ah. Kalimitan ho sa atin mga kaibigan ay ano po, eh nakadepende ho tayo sa ating trabaho. Ay minsan po, we are dependent in one sources only. So, kailangan po tayo na marami po tayong sources. Sources of income. Kailangan po tayo gumagawa ng iba't ibang ano po mga kaibigan. Kaya, pag may time ka mag-advance doon sa mga pangangailangan mo nung bayarin, i-advance mo na yon para within that month na least stress ka, magagamit mo doon sa iba. Di ba? Katulad lang ng ano mga kaibigan, ang iba may pera na or marami ng negosyo pero hindi pa rin kumikita kasi hindi na ma-manage. Kailangan lang ho tayo, pag tayo pong nagmamanage sa ating negosyo, kailangan ho tayo ng focus. Kailangan lang ho na tayo ng focus doon. Kasi pag wala po tayong focus doon, wala po tayong magagawa dyan. Marami kang negosyo pero wala kang kita. Marami kang binta pero wala kang ganansya. So, yan po ang kalimitan na nangyayari po mga kaibigan.
So sa umagang ito mga kaibigan, ang pinag-usapan ho natin ay patungkol po doon sa business. Maraming salamat po mga kaibigan. Yung lingkod po ninyo, yung nagsasalita po sa harap ninyo mga kaibigan, ay only a sari-sari store business lang po tayo. At yan lang po ang masishare ko mga kaibigan sa umagang ito, sa for today's vlog, for today's video. Maraming salamat po sa ating lahat. God bless us all and happy kalag-kalag sa lahat, no? Maraming salamat.